Prada Marfa is not a store, but a statement, put up in the middle of nowhere by two German artists. It's not actually a store. It's just an art piece. 15 kakaibang bagay na nakita sa gitna ng kawalan. Sa isang lugar na nababalot ng katahimikan, walang bakas ng paninirahan ng mga tao. At kung minsan pa ay napupuno ito ng mga makamandag at mabangis na mga hayop. Sa mga lugar na kung saan ay itinuturing natin na kawalan, ay dito pa natin makikita ang mga hindi inaasahang bagay, lalo na ang mga kagamitan na sa tingin natin ay hindi ito rito karaniwang ginagamit. Kaya naman sa video na ito ay ating aalamin kung ano-ano ang 15 kakaibang bagay na hindi natin inaasahan na matatagpuan sa gitna ng kawalan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Prada Store on Route 90 in Texas. Ang Prada Marfa ay isang kakaibang art installation na matatagpuan sa gitna ng disyerto malapit sa Route 90, Texas, at tinaguri ang isa sa mga strangest things found in the middle of nowhere. Nilikha ito na mukhang isang tunay na Prada Store, ngunit ito ay isa lamang permanent museum na may minimalist na disenyo at branded na handbags at sapatos sa loob, ngunit walang functional na pinto at hindi aktwal na nagbebenta. Ang art installation na ito ay itinayo noong 2005 ni na Michael Elmgreen at Inger Dragset na mga kilalang conceptual artists. Bagaman mukhang isang luxury boutique, ang Prada Marfa ay isa lamang museum na puno ng mga legit branded Prada luxuries at wala ring balak ang mga may-ari nito na i-renovate or i-improve ito. Samantala sa loob ng store ay may mga totoong Prada handbags at sapatos mula sa 2005 collection na mismong ibinigay ni Miuccia Prada, ngunit wala itong practical na gamit at lahat ng items ay hindi nagagamit. Gayunpaman, kahit puno ito ng mga luxury items ay walang naka-install na CCTVs dito. Nakatayo ito malapit sa bayan ng Valentine, Texas. At sa kabila ng pagiging isolated nito, ito ay naging isang popular na destination para sa mga turista at art enthusiasts. Ang installation museum na ito ay nagpapakita ng malinaw na contrast ng nature at commerce kung saan ang isang luxury brand na karaniwang makikita sa mga urban shopping districts ay makikita sa isang disyertong lugar na tila walang koneksyon sa location nito. Sa kabila ng ilang beses na vandalism at pagkawasak, nananatili itong iconic art piece at isang thought-provoking na landmark sa gitna ng kawalan. Number 2, satellite dishes. Ang satellite dish na madalas natatagpuan sa mga liblib na lugar ay isang kagamitan na ginagamit upang makatanggap at magpadala ng signal mula sa mga satellite sa kalawakan. Kadalasan natutuklasan ito sa mga abandonadong pasilidad o bukid sa gitna ng kawalan at malimit na bahagi ng mga dating ginagamit na telekomunikasyon o broadcasting systems. Ang mga malalaking satellite dishes ay matatagpuan din sa mga rural na lugar bilang bahagi ng mga space observation o research stations tulad ng sa Very Large Array sa New Mexico, USA, na kilalang malayo sa kabihasnan para sa mas mababang interference ng signal. Ang mga ganitong kagamitan ay maaring naiwan dahil hindi na ginagamit ang teknolohiyang ito matapos ang paglipat sa mas bagong mga sistema ng komunikasyon tulad ng fiber optics o mas advanced na satellite technologies. Sa ibang pagkakataon, natutuklasan din ito sa mga remote military bases or spy stations na ginagamit noong Cold War para sa pag-monitor ng radio frequencies. Sa paglipas ng panahon, ang mga satellite dishes na ito ay nananatiling tahimik na mga alaala ng makabagong teknolohiya, kalakip ng kanilang sariling kasaysayan sa gitna ng walang katao-taong lugar. Number 3, Billy Halls Mansion. Ang Billy Halls Mansion ay isa sa mga pinakasikat na kakaibang structure na matatagpuan sa gitna ng kawalan na matatagpuan sa Big Island ng Hawaii. Itinayo ito ng negosyanteng si Billy Hall na isang kilalang nightclub owner sa Hilo noong 1960s at 1970s. Ang mansion na nasa isang liblib na lugar sa Mountain View ay naging simbolo ng kanyang marangyang pamumuhay. Mayroon itong maraming silid, isang grand ballroom, mayroong swimming pool, at malawak na lupain na isang disenyo na hindi karaniwang nakikita sa Hawaii. Ang kakaibang lokasyon nito sa gitna ng makapal na kagubatan ay nagdulot ng maraming tanong, kabilang na ang tanong na kung bakit itinayo ito sa isang malayong lugar. Samantala, ang mansyon ay naiwan matapos maaresto at makulong si Hall dahil sa pagpatay sa kasintahan ng kanyang asawa, na isang krimen na nagdulot sa kanya ng pagbagsak. Ang mga pangyayaring ito ay nagpalala sa misteryo ng mansyon na nagbigay sa lugar ng mala-horror na imahe, lalo na't napabayaan na ito at nilamon ng kalikasan.
Naging simbolo ito ng isang malungkot na kasaysayan at isang monumento sa pagkawasak ng isang tao mula sa tagumpay. Ang Billy Holtz Mansion, bagamat wasak na ngayon, ay patuloy na kumakalat sa usap-usapan bilang isang kakaibang bagay na natagpuan sa gitna ng kawalan na puno ng lihim na hanggang ngayon ay patuloy na kinagigiliwan ng mga manlalakbay at urban explorers sa Hawaii. Number 4, Devil Bridge. Ang Devil's Bridge o Rakot's Brücke ay isa sa mga pinakakakaibang istruktura na matatagpuan sa gitna ng kawalan sa Kromlau, Germany sa loob ng Azalea at Rhododendron Park. Itinayo ito noong 19th century. Ang tulay na ito ay isang perpektong halimbawa ng Moon Bridge na arkitektura na kung saan ang arko ay makikita ang refleksyon nito sa tubig na lumilikha ng perpektong bilog na nagbibigay ng isang ilusyon na halos hindi gawa ng tao. Tinawag itong Devil's Bridge dahil sa mga alamat na nagsasabing ang ganitong uri ng perpektong arko ay hindi magagawa ng tao. Kaya tumanoy Diablo ang tumulong sa pagtatayo kapalit ng kaluluwa ng unang tatawid dito. Gayunpaman, madalas sa mga kwento ay nalilin lang ang Diablo kaya't hindi niya nakuha ang hinihingi niyang kaluluwa. Samantala, ang tulay ay gawa sa mga basalt at iba pang likas na bato mula sa kalapit na lugar at itinayo sa panahon ng Romantic period noong 1860s. Ang lokasyon nito ay malayo sa urban center na idinisenyo upang bigyan ng mga bisita ng mystical feeling habang dinadama ang kalikasan. Bagamat hindi na ito dinadaanan upang mapanatili ang istruktura, patuloy pa rin na dinarayo ng mga turista ang Devil's Bridge dahil sa kanyang misteryo at kahanga-hangang disenyo. Number 5, The Oldest Stone Sphere. Ang Oldest Stone Sphere na bahagi ng mga kilalang stone spheres ng Costa Rica ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa gitna ng kawalan. Matatagpuan ng mga ito sa Dickies Delta, sa Southern Pacific Coast at sa Isla del Caño at tinatayang ginawa ng sinaunang Dickies culture mula 600 Anno Domini hanggang 1000 Anno Domini. Ang mga spheres ay gawa sa iba't ibang materyales tulad ng granodiorite, limestone at sandstone. At ang ilan ay umaabot sa bigat na 16 tons at may diameter na 2.4 meters. Ang mga perpektong bilog na bato na ito ay natagpuan noong 1930s nang magsagawa ng clearing operations para sa mga banana plantations sa lugar. Gayunpaman, ang mga stone spheres ay hindi pa rin maipaliwanag kung paano ito ginawa gamit ang primitive tools at kung ano ang eksaktong layunin ng mga ito. Samantala, ayon sa mga teorya, maaaring ginamit ang mga spheres bilang isang simbolo ng kapangyarihan, bilang isang religious monument o bilang isang boundary markers, ngunit walang konkretong ebidensya ang sumusuporta sa mga teoryang to. Sa kabila ng pagiging perpektong bilog ng mga bato, hindi malinaw kung paano ito hinugis ng mga sinaunang tao. Gayunpaman, tinatayang ginamit ang matitigas na bato tulad ng diorite upang gawing bilog ang mga spheres na ito, subalit walang mga natagpuang tools o workshops na nagpapaliwanag ng proseso sa paggawa nito. Samantala, noong 2014, idineklara ng UNESCO na isang archaeological sites ang kinaroroonan ng mga bato na kinikilala ang kanilang kahalagahan sa kasaysayan ng Costa Rica at ng sinaunang Dickies culture. Ang mga stone spheres ay nananatiling simbolo ng misteryo at kagalingan ng mga sinaunang tao sa arkitektura at sining. Number 6, Lac de Gapsa. Ang Lac de Gapsa na matatagpuan sa desertong rehiyon ng Gapsa sa southern Tunisia ay isang kakaibang natural na lawa na biglang lumitaw noong 2014 sa gitna ng isang tuyo na desierto na walang malinaw na paliwanag. Ang lawa ay may sukat na humigit kumulang 1 hectare at may lalim na 10 hanggang 18 meters at unang natuklasan ng mga lokal na residente. Nalaking gulat sa bigla ang paglitaw nito dahil walang ulan ang nangyayari sa lugar. Noong una, malinaw ang tubig nito, ngunit unti-unti itong naging berde dahil sa pagdami ng algae at mikrobyo. Samantala, may ilang teorya tungkol sa pinagmulan ng lawa. Ayon sa mga eksperto, maaaring sanhi ito ng seismic activity o mga lindol na nagbukas ng mga spaces sa ilalim ng lupa at naglabas ng tubig mula sa mga aquifer. Ang isa pang paliwanag ay maaaring dulot ito ng pagmimina ng phosphate sa rehiyon, kung saan ang mga operasyon at pagsabog ay maaaring nagdulot ng paglabas ng tubig mula sa mga basag na underground layers. Bagamat naging atraksyon ang lawa at dinayo ng mga tao,
Naglabas ng mga babala ang mga awtoridad dahil sa posibilidad ng kontaminasyon mula sa mga nakalalasong materyales o radiation mula sa mga minahan. Sa kabila ng kagandahan at hiwaga nito, ang Lac de Gapsa ay itinuturing na isa sa mga strangest things found in the middle of nowhere na nagdulot ng maraming tanong tungkol sa misteryosong pinagmulan at kaligtasan nito, lalo na't ang kalidad ng tubig ay lumala sa paglipas ng panahon. Number 7, La Mano del Desierto. Ang La Mano del Desierto o Kamay ng Desierto ay isang 36-foot statue ng kamay na matatagpuan sa gitna ng Atacama Desert sa Chile. Itinayo ito noong 1992 ng kilalang Chilean sculptor na si Mario Irarrázabal sa layong 75 kilometers mula sa timog ng Antofagasta bilang bahagi ng art project na ginawa ng Corporation Pro Antofagasta upang magbigay ng kakaibang bagay sa malawak na desierto. Ang estatwang ito, nagawa sa concrete at bakal, ay simbolo ng kahinaan at kawalan ng kakayahan ng tao laban sa mga pagsubok ng kapalaran, ngunit nagdadala rin ng damdaming pag-asa at katatagan. Ang kamay na tila nanggagaling mula sa lupa ay nagpapakita ng pakikipaglaban ng isang tao sa kanyang sariling pagdurusa na isang pakiramdam na tila iyong mararamdaman sa gitna ng disyerto sa isang lugar ng kawalan at katahimikan. Ang disyerto ng Atacama, na isa sa mga pinakatuyong lugar sa buong mundo, ay isang angkop na lokasyon para sa estatwa na ito na nagbibigay ng nakakagulat na impresyon sa mga manlalakbay na makakakita nito sa gitna ng walang hanggang buhangin. Ang istruktura ay sumasalamin sa karanasan ng mga tao na sa kabila ng mga pagsubok ay may kakayahang bumangon at magpatuloy. Number 8, Giant Arrows. Ang Giant Arrows na makikita sa malalayong lugar ng United States, partikular na sa mga disyertong bahagi at walang katao-taong kapatagan, ay isa sa mga pinakakakaibang bagay na natuklasan sa gitna ng kawalan. Ang mga dambuhalang arrow na ito, nagawa sa concrete at may sukat na humigit kumulang 21 meters ang haba, ay itinayo noong 1920 bilang bahagi ng Transcontinental Airway System na isang proyekto ng gobyerno ng US para gabayan ang mga unang piloto sa kanilang ruta. Sa panahong iyon, ang airmail ay nagsisimula pa lamang at walang mga advanced na teknolohiya tulad ng GPS o radar upang tulungan ang mga piloto sa mahabang biyahe sa kalangitan. Kaya't itinayo ang mga giant concrete arrows upang magsilbing mga navigational aids o makatulong sa direksyon mula sa itaas na nagbibigay ng gabay sa mga eroplano na nagdadala ng mga liham sa buong bansa. Ang mga arrow ay nakaturo papunta sa mga istasyon ng light beacons na nakaayos ng 10 miles ang pagitan upang magbigay ng liwanag at direksyon sa gabi. Ang mga istasyong ito ay bahagi ng unang airway system na tumulong sa maagang pagdevelop ng air travel. Subalit, sa pagdating ng radio navigation noong 1930s, ang mga giant arrows at light beacons ay unti-unting inabandona at naiwan na lamang sa gitna ng disyerto. Ngayon marami sa mga arrow na ito ang nananatili sa liblib na lugar, bihirang makita at walang nakakaalam kung para saan ito dati. Number 9, The Boiling River. Ang Boiling River na matatagpuan sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Amazon Rainforest sa Peru. Kilala rin ito bilang Shanay Timpishka na nangangahulugang pinakuluan ng init ng araw. Ang ilog ay umaabot ng 4 miles ang haba at kilala sa kanyang hindi kapani-paniwalang mataas na temperatura na maaring umabot sa 93 degrees Celsius na sapat upang magpakulo ng tubig. Ang Boiling River ay isang sacred site para sa mga lokal na tribo at pinaniniwala ang may spiritual na kahalagahan. Samantala, ito ay natuklasan muli noong 2011 ng scientist na si Andres Russo na una itong narinig bilang bahagi ng mga alamat mula sa kanyang lolo. Bagamat karaniwang inaasahan ang ganitong uri ng geothermal na aktibidad sa mga lugar na malapit sa mga bulkan, ang Boiling River ay nasa isang lugar na malayo sa anumang aktibong bulkan na nagpalala sa misteryo nito. Ang mainit na tubig ay nananatiling isang palaisipan sa mga siyentipiko, ngunit isang teorya ang nagsasabing ang ilog ay pinainit ng geothermal na aktibidad mula sa mga bitak sa ilalim ng lupa na humihigop ng init mula sa kilaliman ng mundo. Bukod rito, ang kakaibang bagay na ito na matatagpuan sa gitna ng liblib na rehiyon ng Mayantuyaco ay isa sa mga pinakabihirang natural na fenomena at mahirap makita dahil sa hirap ng lokasyon nito. Gayunpaman, ang Boiling River ay hindi lamang isang likas na kababalaghan, kundi isang mahalagang lugar para sa mga shamans ng rehiyon na naniniwala na mayroong mga healing properties ang mainit na tubig. Samantala, ito ay patuloy na pinag-aaralan at pinapahalagahan bilang isang natatanging bahagi ng likas na yaman ng mundo. Number 10, Siguiria.
Ang Sigiriya o Lion's Rock ay isang napaka-iconic na UNESCO World Heritage Site sa Sri Lanka at isa sa mga strangest things in the middle of nowhere. Makikita ito sa gitna ng kagubatan at binubuo ng isang napakalaking batong bundok na may taas na 200 meters na ginawa bilang fortress at palasyo ni Haring Kashyapa noong 5th century Anno Domini. Sa taas nito itinayo ang Lion's Gate na kung saan ang mga paa ng isang higanteng leon ang nagsisilbing entrance patungo sa tuktok. Bukod dito mayroon itong water gardens at isang advanced hydraulic system na nagpapagana sa mga fountain kahit walang modernong teknolohiya pa noon. Samantala, isa sa espesyal na bahagi ng Sigiriya ang mga fresco o paintings sa pader na makikita ang mga babae sa makukulay na kasuotan at ang mirror wall na isang makintab na pader na may sinaunang graffiti na iniwan ng mga bumibisita roon. Mayroon din itong mga kuweba at tunnel na ayon sa mga eksperto ay mga escape routes para sa hari. Mula sa itaas tanaw ang buong kapaligiran sa paligid nito, ang mga kagubatan at bundok na mas nagpapakilala sa Sigiriya bilang isang kamangha-manghang engineering feat at simbolo ng kapangyarihan. Mahirap isipin kung paano nagawa ng mga sinaunang tao ang ganitong klaseng arkitektura sa ganitong lokasyon. Kaya't nananatili itong isang misteryo at malaking atraksyon hanggang ngayon. Number 11, The Chicken Church. Ang Chicken Church na kilala rin bilang Gereja Ayam ay isang napakakakaibang istrukturang simbahan na matatagpuan sa gitna ng makapal na gubat sa rehiyon ng Magelang, Central Java, Indonesia. Nakuha nito ang pangalan dahil sa tila hugis manok na anyo ng gusali. Kahit na ang orihinal na layunin ng arkitekto ay upang magmukhang isang kalapati na sumisimbolo ng kapayapaan. Ang Chicken Church ay itinayo noong 1990 ng isang lalaking nagngangalang Daniel Alamsja na nagsasabing nakatanggap siya ng pangitain mula sa Diyos na magtayo ng isang simbahan na bukas para sa lahat ng tao anuman ang kanilang relihiyon. Bagamat inakala ng iba na ito ay eksklusibong simbahan para sa mga Kristiyano, nilikha ito ni Alamsja bilang isang interfaith prayer house na bukas para sa lahat ng relihiyon at kultura. Samantala, matatagpuan ito sa tuktok ng Bukit Rema na isang burol na may mga kalapit na kagubatan at palayan. Ang simbahan ay tila isang kakaibang anino sa natural na view na tila nasa gitna ng kawalan. Gayunpaman, hindi natapos ang konstruksyon ng Chicken Church dahil sa kawalan ng pondo at iba pang teknikal na balakid. Kaya't iniwan itong hindi tapos at unti-unting napabayaan. Subalit noong kalagitnaan ng 2000s, naging sikat ito sa mga turista matapos itong ma-feature sa mga pelikula at social media na nakaakit sa maraming turista. Ngayon, nagsisilbing tourist attraction ito na nagiging simbolo ng misteryo at pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya. Ang kakaibang hitsura nito na tila isang dambuhalang manok at dahil sa liblib na lokasyon na ilan sa mga naging dahilan upang ito'y kilalanin bilang isa sa mga pinakakakaibang bagay na natagpuan sa gitna ng kawalan. Number 12, Video Game Burial Site in Alamogordo, Mexico. Ang Video Game Burial Site in Alamogordo, New Mexico ay isa sa mga pinakakilalang strangest things found in the middle of nowhere at isang bahagi ng alamat ng industriya ng video game. Noong 1983, sa kasagsagan ng video game crash ang kumpanyang Atari na isang nangungunang tagagawa ng video games noong panahon na yon ay nakaranas ng malaking problema sa pagbebenta ng kanilang laro na E.T. The Extraterrestrial na naging isang commercial failure. Dahil sa madali ang paggawa ng laro at masamang pagtanggap mula sa mga manlalaro at kritiko, libo-libong kopya ng E.T. ay hindi na ibenta at hindi nagamit. Bilang tugon, nagdesisyon ang Atari na ilibing ang mga unsold cartridges sa isang landfill sa Alamogordo, New Mexico, kasama ang mga kagamitan tulad ng mga consoles at promotional items. Sa loob ng maraming taon, ang kwento ng paglilibing na ito ay itinuring na isang urban legend lamang na pinagdudahan kung totoo nga ba ang mga kaganapan. Subalit, noong 2014, isang archaeological dig ang isinagawa ng Fuel Industries kasama ang Microsoft at dito natagpuan ang mga libo-libong Atari cartridges, kabilang ang E.T. na nakabaon sa ilalim ng lupa sa desertong lugar. Ang misteryosong libingan ng video games na ito ay naging simbolo ng mabilis na paglago at pagbagsak ng video game industry noong 1980s. Number 13, German Hideout. Ang German Hideout ay natuklasan sa liblib na rehiyon ng Misiones, Argentina. Ang lugar na ito ay sinasabing itinayo bilang isang lihim na taguan para sa mga Nazi officials na tumakas mula sa Europe matapos ang pagkatalo ng Germany sa World War I.
Samantala, natuklasan ng lugar noong 2015 ng mga Argentine archaeologists na nakakita ng iba't ibang artifacts tulad ng mga German coins mula sa panahon ng 1940s, mga porcelain at mga bagay na may kinalaman sa Nazi Germany. Ang pagtatayo ng hideout sa isang malayong kagubatan malapit sa mga hangganan ng Paraguay at Brazil ay tila bahagi ng plano ng mga Nazi upang makapagtago at muling mabuhay sa isang bagong mundo kung sakaling bumagsak ang Third Reich. Samantala, ang Misiones ay perpekto para sa ganitong uri ng taguan dahil sa makakapal nitong kagubatan at liblib na lokasyon malayo sa mga mata ng mga internasyonal na awtoridad. Bagamat maraming Nazi officials ang aktwal na tumakas patungong Argentina pagkatapos ng digmaan, kabilang na sina Adolf Eichmann at Joseph Mengele, ay walang konkretong ebidensya na nagpapatunay na ginamit ang hideout na ito. Sa kabila nito, ang German hideout ay nagbibigay ng mga palatandaan ng mga lihim na plano ng Nazi na nagpapakita ng kanilang desperasyong makaiwas sa pagkakakulong. Ngayon ang lugar ay isang historical curiosity na simbolo ng mga lihim at pagtatago ng kasaysayan na natagpuan sa gitna ng liblib na kagubatan. Number 14, MI6 helicopter found in the swamp in Western Russia. Ang MI6 helicopter na natagpuan sa isang liblib na swamp sa Western Russia ay isa sa mga pinakakakaibang natuklasan sa gitna ng kawalan. Ang MiL MI6 na isang malaki at matibay na Soviet-era military transport helicopter ay natagpuan sa isang malayong bahagi ng Russia, sa isang swamp na kung saan bihirang dumaan ang tao. Ang nasabing helicopter na kilala bilang isa sa pinakamalaking transport helicopters na ginawa noong 1957 at ginagamit noong panahon ng Cold War ay naging simbolo ng lakas ng Soviet aviation. Subalit ang MI6 na ito ay natagpuan na inabandona na halos natatakpan ng putik at halaman sa gitna ng isang swamp area. Hindi malinaw kung bakit at paano ito napadpad sa ganoong lugar. Ngunit may ilang teorya na nagsasabing ito ay maaaring nagkaroon ng mechanical breakdown o isang aksidente sa panahon ng mga military exercises o classified missions noong kasagsagan ng Cold War, kung saan hindi na ito muling nakuha. Ang iba naman ay naniniwala na ang helicopter ay maaaring bahagi ng mga top secret operations na nauugnay sa espionage o military drills ng Soviet Union na biglang nasira at hindi na nabawi dahil sa delikado at liblib na lokasyon nito. Ang swamp sa Western Russia, na isang delikado at malupit na lugar, ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad ito natagpuan sa loob ng maraming taon at bago muli itong natuklasan ng ilang mga manlalakbay at lokal na mga ngaso. Ngayon ang MI6 helicopter na inabandona sa gitna ng isang swamp ay nagsisilbing isang simbolo ng Cold War. Number 15, Sunk Tank in Estonia. Ang Sunk Tank in Estonia na isang Soviet T-34 tank mula noong 1944 ay isang misteryosong bagay na natagpuan sa gitna ng isang lawa sa Narva, na isang rehiyon sa northeast side ng Estonia. Ang tangke ay nahulog sa ilalim ng lawa noong panahon ng World War II sa gitna ng mga matinding labanan sa pagitan ng Soviet Red Army at mga sundalo ng Nazi Germany. Ang tangke ay isang T-34 na kilala bilang isa sa pinakamabisang tangke ng panahong iyon na nasangkot sa Battle of Narva, na kung saan ang Estonia ay isang kritikal na teritoryo dahil sa kakaibang lokasyon nito. Sa gitna ng kaguluhan, ang tangke ay nahulog sa lawa ng Lake Kurt na Matasjarb na isang malayong lugar na liblib at puno ng mga swamp. Samantala, natagpuan ang tangke noong 2000 matapos ang ilang dekada ng pagkakatago sa ilalim ng tubig. Nang mayahon ito, ang tangke ay nasa kamangha-manghang kondisyon pa na halos buo pa at may mga 76 na bala pa sa loob ng bariles nito. Naniniwala ang mga eksperto na ang tangke ay maaaring sinadyang inabandona ng mga retreating Soviet forces para hindi makuha ng kaaway, o ito'y aksidenteng lumubog habang sinusubukang tumawid sa maputik na lupain. Dahil sa malamig at maputik na tubig ng lawa, na preserve ang tangke ng maayos at ito ay isa sa mga pinakanapapanatiling relics ng digmaan sa rehiyon. Ang T-34 tank ay kalaunang dinala sa isang lokal na museo at nagsilbing paalala ng matinding labanan na naganap sa Estonia noong World War I.